Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayon, kamusta kayo mga katunay? Palakpakan natin ang isa't isa. Okay! At syempre, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. At syempre, maraming salamat lalo sa mga nagsasubscribe. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe, subscribe na po kayo. At i-hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos at reaction na aking ilalabas. At ngayon, syempre, meron tayong tatalakayin at panonoorin na isang video. Nakikita nyo kung sino ang nasa screen ko ngayon. Syempre, nandiyan si Honti! At syempre, nandiyan ang ating senador na si Loren Legarda. Palakpakan! Ayan. Dahil itong si Honti ay tutol sa Bataan Nuclear Power Plant, ayaw niyang itayo yun, di ba? So, ewan natin. Pero dito, nakikipagtapatan siya kay Senator Loren Legarda. Eh, nako, hindi ka naman uubra kay Senator Loren Legarda. So, wag na natin pagtagalin at atin ang panoorin, mga katunay. Yeah! Diba? Ayan! Pasok! Salamat kaayo, Mr. President. In fact, upon standing here, I was going to manifest that following on some of the points earlier raised by the minority leader and also with the advice of the majority leader, in the interest of time, I was simply going to convert my questions into a brief manifestation out of appreciation for the privileged speech of the gentlelady, also from Panay Island. So for the record, Mr. President, briefly, I appreciate very much, gentlelady from Panay, the emphasis that you and Senator Cynthia Villar gave to the planting and maintaining of the mangroves. And in fact, I am about to refile my bill from the previous Congress on a coastal greenbelt program. Nang ibig sabihin lamang po, Mr. President, ay yung pagtatanim or pagmimintina ng isang 100 meter thick na bakawan, yung mga tamang species ng bakawan sa bawat coastal area sa buong archipelago natin para nga maproteksyonan yung mga coastal areas natin laban sa mga storm surges. And lastly, in my brief manifestation, Mr. President, gentlelady from Panay, gusto ko lang i-follow up just one step forward, at least tatlo dun sa maraming importanteng issue ni race ni Senator Legarda tungkol dun sa posibilidad hindi man ng rehabilitation ng Bataan Nuclear Power Plant, kundi yung pagkonsidera ng paglunsad ng isang nuclear energy program. The gentlelady from Panay mentioned the issue of safety standards. And I think it will be interesting once talakayin itong privilege speech sa relevant committee, i-review na at in their time, yung mga nuclear power plants na nagkaroon ng aksidente sa Three Mile Island, sa Chernobyl, at sa Fukushima, were the top of the line. Alam mo, Honti, no? Ang dami mong alam. Kung tutusin, talagang yung nuclear power plant, sinasabi ng mga matatanda, no? Na malaki ang maitutulong yan sa lahat ng mga Pilipino. Dahil ayan ang makakatulong sa pagbaba ng kuryente, di ba? Kayo, halata, napapaghalata kayong ayaw nyo talagang tulungan yung mga Pilipino. Talagang napapaghalata kayo na talagang gusto nyo talaga na pahirapan ng mga Pilipino. Ayan, dilawan is on! And we're observing ostensibly the highest safety standards, and yet, nagkaroon ng ganung klaseng mga aksidente. Pangalawa, Mr. President, Senator Legarda brought up the issue of adaptation. No. Also about nuclear energy, Mr. President, the issue of the economics of it. Dahil meron nga po tayong mga mayayamang at libreng alternatibo sa buong range ng
renewable energy, samantala kung nuclear energy, wala naman po tayong native deposits ng uranium, plutonium at iba pa. Lahat po yan ay i-import ng ating bansa. Opo, napakamahal. And last but not the least for this afternoon, Mr. President, binanggit po ni Senator Legarda yung usapin ng nuclear waste disposal. Dahil hanggang ngayon po, wala pa rin pong mapatunayan yung mga siyentipiko na epektibong paraan at ligtas na i-store na walang panganib ng leakage ng mga nuclear waste. Nuclear waste that, as Senator Legarda pointed out, mag-deteriorate sa mga half-lives nila, depende sa chemical, over hundreds or even thousands of years. Lampas pa po sa buhay nating mga tao. So just that manifestation, Mr. President, for the record, bilang paghakbang dun sa privilege speech ni Senator Legarda at para posibleng magamit po natin sa committee hearings. Mabuhay, Senator Legarda. Ito ah, hindi naman siguro gagawin yun eh, yung nuclear power plant na yun kung wala silang plano kung saan itatapon yung waste nun, di ba? Hindi naman sila tanga eh. Diba? Ang problema sa iyo, Honti, ginagawa mong tanga yung mga gagawa nun. Parang pinapalabas mo na ikaw ang matalino. Ikaw ang maraming alam. Ay sus! Sayang boto sa iyo eh. Dagan salamat, Mr. President. Thank you, Mr. President. Today is the International Day for the Conservation of Mangroves, Mr. President. Ayan, si Senadora Loren Legarda! Ayan, palakpakan natin mga katunay. Thank you, ma'am. That phrase in everything we do. Kaya nga, ang ating posturing is we are a small contributor to this concept of climate change. When we talk about carbon emissions. But, konektado ba yung pagtatapon ng plastic na number 3 tayo sa buong mundo? Opo. Does that contribute na also to this climate change that we're talking about? Opo. Dahil po, saan ba galing po ang plastic? Di ba galing po sa fossil fuel? Yun po, to create the plastic. How about this time, the disposal of the plastic is in an irresponsible manner? Yes. Una po, how do we create the plastics? Di ba po? Galing din sa fossil fuel. Now, how do we dispose of the plastics, single-use plastics? Mr. President, we have a law that is already 21 years old. That is Republic Act 9003. And the Ecological Solid Waste Management Law mandates the segregation of waste at source, recycling, and composting. And so, we must not throw not just single-use plastics, but any solid, and of course, even human waste, into the wayside, because this must be segregated, and only the residual waste must be collected and thrown in environmentally engineered sanitary landfills, while food waste must go to organic compost pits. And ang sarap magsalita ni Senator Loren Legarda, no? A fix, a fix, a fix. Kiss tayo, Senator Loren. Yun lang. Bote, lata, plastic must be segregated and can be put in material recovery facilities which can be recycled. Sabi nga po nila, may pera sa basura. At meron pong mga LGUs, even barangays, that gain from this. Example, Barangay Holy Spirit, nakailang award na po sila sa Quezon City. In Quezon City, maraming mga barangay ang gaganda, kababaihan ng mga proyekto na nakikinabang po sa pagresikulo ng mga plastic at ng bote. And this is all connected. I think, name me an industry and hahanapin natin ng connection sa ating kapaligiran at sa ating pagbabago po ng klima. Kaya nga po, tama po yan. That's why I would like to congratulate the speaker for shepherding the passage of the Paris Agreement Treaty. I was once upon a time chairman of the Foreign Relations. Yes, hindi pala madali magpasa din ng treaty dito sa Senado. Mahirap-hirap yun. Kaya congratulations. And of course, that other law mentioned by authored and sponsored by Senator Villar. Kasi nga, Senator Cynthia Villar, this time pala when we mention Senator Villar, we have to distinguish. How do they want to be distinguished? May we know this? By saying their first name. By saying the first name. So, by Senator Cynthia Villar, yung
extended producers' responsibility on plastics. So nakita po natin konektado lahat kasi nga lahat nga ng kilos natin ay makakaapekto ng klima. Is this, sabi niyo po sa speech nyo kasi we should heed the call of science. Is this already established science that it is human behavior which caused climate change? Yes, Mr. President, that's contained in the IPCC report, the Intergovernmental Panel on Climate Change report, the sixth assessment report, and even previous reports of the IPCC. As you know, the IPCC is a body that is composed of scientists from all over the world, and in fact, a handful of scientists are Filipinos from UP Los Baños. And some of them have been my consultants from previous Senates way back. But more than 10 years ago, yes. But do we agree, Mr. President, that some scientists dispute this? Is that correct, Mr. President? Mr. President, by now, I don't think any scientists would dispute it because, as I said, the IPCC report said that the cause of climate change relating to human action is based on science and unequivocal. They use the word unequivocal. But of unequivocal. Masyadong fluent. Pero matalino talaga to si Senator Loren Legarda. Talaga. Of course, we cannot deny the fact that there are scientists, politicians, persons, groups who may think otherwise and may lobby against the science that leads to the causes of climate change. There was, I don't want to mention his name, an elected U.S. president who did not believe too much on climate. Yes, so I hope he never goes back to. Anyway, so Mr. President, so there are non-believers. I'm not about to give them time on this platform, Mr. President, but all I can say is that coming from a vulnerable nation like the Philippines, having gone through Yolanda and Ondoy and Sendong and Pablo and Odette, we see firsthand, sabi nga ni Senator Bong Revilla, ang mas nakakaramdam ng epekto ng pagbabago ng klima ay ang mga mahihirap. Yung nakatira sa tabing ilog at tabing dagat o nakatira sa mga tuktok ng bundok, nakikita natin ang epekto. Correct. Ano ang dapat gawin? Adaptation. Maybe in a subsequent speech, I can talk about easy to do everyday climate adaptation measures that we can adopt, which we can adopt the adaptation measures na pang-araw-araw po natin kayang gawin. Ayon at ating natunghayan, si Honti at si Senator Loren Legarda. Ayan ah, sapaw na sapaw ah. Sa pagsasalita pa lang, sapaw na si Honti. O, diba? Ayaw ni Honti yung Bataan Nuclear Power Plant. E samantalang talagang malaki naman ang maitutulong. At saka sinabi ko nga, hindi naman gagawin yun kung hindi nila alam kung saan nila itatapon yung mga waste nun. Siyempre, pagpaplanuhin din nila yun, diba? Na hindi maaapektuhan ng mga tao. Diba? Hindi naman sila tanga. Kita nyo nga yung mga Marcos, ang gaganda ng mga ginawa nun dati. Kaso kayong mga dilawan na naging kontrabida. Kayong nag-iisip kasi ng masama sa lahat ng ginagawa na maganda para sa kapakanan ng Pilipinas. Anong gusto nyo kayo gumawa? Eh, ang tagal nyo ng ilang dekada na kayong namunong mga dilawan, wala naman kayong ginawa. O, diba? Kaya kontra ka ng kontra. Diba, Honti? No? Sana naman eh. Ayos, ayusin mo naman pagiging senador mo. Pasalamat ka nga, nakapasok eh. Diba? At sana naman magpakitang gilas ka naman, hindi yung magpakitang sakit ng ulo ka. Oh. Sko. Nakakasawa na yung mga ginagawa mo. Ikaw nga yung nagsasabi gusto mo ipatupad yung may mga tato, bawal pumasok ng simbahan, 'di ba, Honti? Ay nako. Sobra. Ewan ko ba kung ba't nanalo pa to. Pero talaga si Senator Loren Legarda talaga matagal ng senador, talagang napakagaling, no? Matalino talaga. Bagay na bagay sa unity team. Ayan. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!